Isa po talaga sa rason kung bakit hindi po tayo naubusan po ng sisiyo o pagbenta ng mga alaga po natin. Kada linggo po, may niluload po tayong nasa 100 plus eggs po. Para sa ganun, meron po tayong 100 sisiyo possible na mapipisa. Ganun po ako dito sa ating manukan. Every week po talaga para pag may naghanap, kada linggo, may maibibigay po tayo ng mga sisiyo na ipoproduce po natin. Ganun po ako para hindi naubusan po tayo nakita. Every week naman po kasi meron po talagang bumibili po sa atin. Kaya hindi po pwedeng wala tayong i-load na mga itlog sa ating incubator. O kahit 100, 120 kada load po kada week. Ay tamang-tama na po yan. 100 sisiyo pag nabenta po natin yan, napakalaking kita na po yan. Bukas, meron na naman po tayong i-load, i-deliver po sa probinsya. Ganun lang po kadali. Ano lang talaga, diskarte lang po talaga para hindi po tayo basta-basta maubusan po ng sisiyo. Weekly po tayo nag-load para yung ating mga itlog po ay mga bago din po. Malaki ang tsansa na mapipisa pag bago yung itlog. O ganun po pag nag-load po tayo ng mga itlog sa incubator. Dapat bago po talaga kung maaari. Mahirap po kasi pag luma, may tsansa po na, o malaki yung tsansa na hindi po basta-basta mapipisa. Yung akin, nasa 1 week lang po yung itlog na niloload po natin. Ganun po ako. Mas mabuti yung laging handa na meron po tayong nakatambay po na mga itlog sa ating incubator. Madami-dami din yung ilalagay po natin, nasa 100 plus. Pag madumi naman yung mga itlog, dapat punasan po natin. Lalo na po yung pabok kung saan-saan na lang po na nangingitlog. Yung kanilang itlog ay madumi. Sa lupa lang kasi sila halos nangingitlog. Yung pangpunas po natin, sakto lang na hindi masyadong basa. Pangtanggal lang po ng alikabok. Welcome back mga katambayan. May tatalakayin lang po tayo na isang topic po na isa po nating kaibigan ay nagtanong kung maibibenta ba daw natin yung karne po ng heritage. So sa akin po, masasabi ko po talaga na pwede po natin pagkakitaan po ang karne po ng heritage chickens, yung ating mga alaga po dito. May mga kaibigan po tayong napuntahan po ng mga manukan na yung kanilang pinoproduce na karne ng manok ay yung galing po sa mga ganitong manok o heritage chickens. May mga crosses at saka may mga pure. Yung nga lang, ang napansin ko lang talaga, mas madami po yung mga crosses po ng mga manok na pinoproduce o yung mga karne po na pinoproduce po na ay galing sa crosses heritage. Kasi nga, malalaki po. So, gaya po na manukan po ni Sir Lister po na nung dati ay nagpo-produce po siya ng karne po ng manok, ibinibenta niya po sa kanyang mga kaibigan po na merong mga pagkainan, barbecuehan, at minsan po may mga pumupunta din po galing pong palengke na kinukuha yung kanyang mga alagang manok doon at ibinibenta po sa kanilang pwesto. O napakalaking kita po niya pag gano'n po yung style. Ang style naman po ni Sir Lister po sa pagbibenta niya po ng kanyang mga alaga ay weekly din po, gaya din po ng sa atin. Yung sa kanya ay malaki yung kanyang incubator, so 200 per week yung kanyang napoproduce minimum po, 200 per head na mga karning manok. Pero bago ma-produce yung karne po ay kinakailangan pa po ng mga 40 to 50 days bago umabot po ng 1 kilo yung mga ganong na klaseng manok. Hindi naman po lugi pag volume yung ating ipoproduce. Sa kanya nga lang, swerte siya kasi madami po siyang mga customer na po at madami na din po siyang mga kakilala na bumibili po sa kanya. O karne yung kanya ibinibenta noon. So sa ngayon, sisiyo na lang po kasi nga hindi na po naabutan. Yung sa atin po dito, kaya din naman po natin mag-produce po ng karne po ng manok weekly o kumbaga weekly yung pagitan. Mas maganda kasi kung weekly yung pagitan para sa ganun, hindi po tayo nasisiruan ng kita o may kita po talaga tayo every week. Meron po tayong pera po na pwede natin gamitin sa mga susunod po na mga alagaan po natin o may mapang tustos po tayo sa kanina pagkain. O ganun po dapat ang style po natin na weekly yung ating pag-produce ng sisiyo, yung ating karning manok. So sa kanya, napakadami po kasi nga malaki yung kanyang incubator. So minimum 200 po yung napoproduce niya. Sa kitaan naman po, hindi po talaga lugi kasi nga
kung nung dati po nagkausap po kami yung kanyang mga alaga doon sa 200 po na mga sisiw na napa o napuproduce na po na karne na umabot na po ng isang kilo pataas ay nakakagasto lang po siya ng nasa 3 to 4 na sako bago niya maibenta yung kanyang mga manok. So sa ngayon, basta feeds lang po yung pakain lang po talaga sa loob po ng 50 days kayang-kaya na po yung maibenta o aabot na po yan ng 1 kilo 40 to 50 days. Nasubukan na din po natin yan dito sa atin sa pag-produce po ng karne. O malalaki po yung karne po ng manok at hindi po basta-basta, masarap din po kumbaga. Hindi din po nagkakalayo ng lasa po sa native chicken. Kung ikuparan niya naman po sa broiler, napakalayo po talaga ng lasa. Yung gaya nga lang nito, yung sa atin, meron tayo mga malalaki po talaga yung ating manok. So kayang-kaya po natin mag-produce po ng karne. Maganda kasi mabilis lang po lumaki talaga yung mga crosses po ng mga manok. Gaya po ng mga manok po ni Sabister na meron din po tayo dito. Kung sa presyo naman po ng feeds ngayon, kung ilagay na lang po natin kahit nasa limang sako po yung naubos bago na maibenta yung kanyang mga manok, ilagay na lang po natin nasa 8 to 10,000 po yung feeds na magagasto niya po. Sa pagbenta naman po ng manok po niya ay nasa 200 per head. O kumbaga, kahit yung kanyang mga alaga doon ay hindi na po binibenta ng per kilo. Kumbaga, per head na lang po basta may buyer lang po talaga o yung weekly na kumukuha. So, ganun yung style niya po. Kung per kilo naman po, mas maganda po talaga, mas malaki yung kita. Yun nga lang, sa kanya, para hindi na po siya mahirapan o kumbaga, paano na lang pang para mas madami pong bumili. Yung kanyang style po ay pa per head yung bentahan niya po. So, hindi naman po siya nalulugi kasi nga kung nalugi ka naman po, hindi mo naman po ipagpapatuloy yung pagbenta ng per head na manok na umaabot na po ng 1 kilo pataas. Gusto ko lang pong linawin na yung 4 to 5 sacks po pala ay katumbas lang po yun ng 100 po na manok na sisiw o kumbaga ma-produce na po ng mga pangkarne. So, kumbaga sa 200 po na sisiw ang kaya pong magasto po niyan ay nasa 8 to 10 po na sako bago maibenta at bago makarne yung sisiw. So, ibig sabihin po, pag nabenta po natin yung 100 po na manok, sa halagang tag 200 po ay nasa 20,000 na po iyon. So, sa gasto mo po na 4 no, to 5 sako po na feeds, ay kumikita ka na po ng nasa 10,000 minimum. So, napakalaking kita na po niyan. Kung every week na may maibibenta ka po, kung sa kanya, kang Sir Lister ay nasa 200 per week yung kanyang naibibenta. So, ibig sabihin po, sa 200 po na manok, ay kumikita ka na po ng 20,000. So, ganun po kaganda ang pag-produce po ng karne gamit po ang Heritage Chickens. At may kita po talaga. Hindi po talaga tayo malulugi. Pag meron lang po tayong mga prospect buyers o may buyer po tayo. So, ang atin lang talaga po dyan, maghanap po tayo at hindi po dapat tayo mahiya kasi yung pagkain naman po ay nabebenta naman po talaga. Hindi po talaga kumbaga sa konsumo ng tao, isa po talaga yung manok na kinakain po kaya hindi din masisiro yung ating pag-aalaga, may benta po talaga. Kung kaya po natin mag-produce po ng 100 per head weekly, kayang-kaya na po natin kumita po ng 10,000 kada linggo. So, sa isang buwan, kaya na po natin kumita ng minimum po na 40,000. So, yung sa atin, kaya-kaya na po natin mag-produce kasi meron po tayong 400 plus capacity po na incubator. So, kahit mag-produce o makapag-produce po tayo ng sisiw na 100, palakihin po natin ng nasa 40 to 50 days na gagasto po tayo ng nasa 4 to 5 sacks o katumbas po yan ng nasa 8 to 10,000 na pera para ma-produce yung karne at may benta po natin. Kung may benta naman po natin lahat yung 100, nasa 20,000. So, kalahati po ay nagasto po natin sa ating pagkain. Yung kalahati naman po ay kita po natin. So, yan. Pag madiskarte lang po talaga tayo at marunong tayo magbenta, hindi po tayo nahihiya, kaya-kaya po natin kumita ng ganun po kalaki. So, yun lang po yung may babahagi natin ngayong araw at sana po ay may nakuha po kayong kunting idea kung paano po kumita sa karne po ng Heritage Chickens. Sa mga nanood po pala ng aking mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po sa aking channel at kung kayo lang po ay napadaan, sana po ay consider nyo po subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung kayo naman po ay mapadaan po sa ating
Facebook page Manok Tambayan. Nag-upload na rin po tayo ng mga videos doon. At sana i-follow nyo rin po at i-like nyo na rin po. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Papa Richie Channel, Asnaida Ampan, Redland Daban from Riyadh, Saudi Arabia. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!